Maglalabas ng kakaibang selyo ang Philippine Postal Corporation ngayong taon. Ang stamps na ito glow in the dark. Balita hatid ni Tina Panganiban Perez. Nakakita ka na ba ng glow-in-the-dark na selyo o stamp? Kung hindi pa, hintayin ang kauna-unahang glow-in-the-dark stamp na ilalabas ng Philippine Postal Corporation o PhilPost sa unang bahagi ng taong ito. Ang stamp ay para sa anibersaryo ng National Parks Development Committee kung saan itatampok ang sikat na dancing fountain ng Luneta. It will not do justice to that area kung hindi namin siya gagawing glow-in-the-dark. Mas mahirap siya at mas mahal. Kaya nga, collector's item siya. It will be a limited edition. Dahil limited edition, mas mahal ito at mas kaunti ang kopya kaysa definitive stamp o selyong ginagamit sa regular mailing. Ang glow-in-the-dark stamp, mabibili ng 20 pesos, habang ang ordinaryong selyo, 7 at 10 piso lamang. Dahil limited edition, 5,000 hanggang 10,000 lang ang ilalabas sa kopya nito, kumpara sa mga definitive stamp na 50,000 hanggang 100,000 ang kopya. Tulad ng glow-in-the-dark stamp, limited edition din ang ilalabas ng PhilPost na gold leaf Chinese New Year stamp. Pero mas mahal ito sa presyong 100 pesos. Sa mga nangungulekta ng stamps, mabibili ito ng kasama ang stamp para sa 2013 Year of the Snake at 2015 Year of the Sheep na tig 50 pesos. Hilig din ng mga Chinese. We feel there is a market. Ina-upgrade namin ang ating mga selyo. Hindi lang dahil sa ginagamit, kundi dahil na rin doon sa collector's value as philatelic items. So, gusto naming makapasok sa international scene ngayon. At para mas tumaas ang halaga ng selyo, dapat gamitin ito. Mas tumataas ang value niya kung ginagamit. Kaya yung mga collectors, kung saan-saan sila pumupunta para mag-mail ng sulat, para matatakan lang yung stamp. Pero sa panahon ngayon na high-tech na ang pagpapadala ng mensahe, kailangan pa kaya ang mga selyo? Aminado ang PhilPost na bumababa ng 2-3% kada taon ang dami ng mga ipinapadalang sulat sa koreo. Pero di raw mawawala ang mga selyo. There will always be stamps, definitely. That's also the reason why ina-upgrade nga namin siya. Dahil to compensate for the fact na mas konti na yung kailangan naming i-print, we now want to print collectibles. That means with the collectibles, mas higher ang value na niya. Tina Panganiban Perez, GMA News.